Hello mga ka-DJ, please like and subscribe my official YouTube channel, DJ Curves TV. At syempre po, huwag niyo pong kalimutan na i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bago nating video. Maraming salamat po mga ka-DJ and God bless you. Hello mga ka-DJ, so welcome back to DJ Curves TV. So panibagong araw at panibagong tips ang tutorial naman po mga ka-DJ ang ibubahay ko sa inyo. So ngayong araw mga ka-DJ, pag-uusapan natin ay how to set up OBS Studio live stream in Facebook by using Serato DJ Pro. So bagong lahat mga ka-DJ, make sure lang po mga ka-DJ na naka version 2.4.3 na po yung inyong gamit ngayon na Serato DJ Pro. Okay? At kung halimbawa po mga ka-DJ naka old version po yung inyong Serato DJ Pro, meron po akong video sa aking YouTube channel. Ang title po ay Serato DJ Pro Pre-License Version 2.4.3. Okay? At ito po yung mga ka-DJ. Yan. So ngayon mga ka-DJ, ilalagay ko lang po mga ka-DJ yung video niya sa description button. Yan. At syempre po mga ka-DJ, para po makanood nyo yung kanyang proper installation at ma-download nyo po yung kanyang installer. So maraming salamat po mga ka-DJ. So ngayon mga ka-DJ, na once po na meron na po kayong Serato DJ Pro version 2.4.3, okay, paki-open na lang po muna mga ka-DJ kasi po meron po tayo dyan may i-download. At make sure lang po mga ka-DJ ha na nakakonect din po yung inyong mga DJ controller kay Serato DJ Pro. So ngayon mga ka-DJ, once po na-open nyo na po yung inyong Serato DJ Pro at nakakonect na po yung inyong DJ controller, punta lang po kayo mga ka-DJ sa settings. Yan. Simple po, punta po sa audio. Yan. So sa bandang baba po mga ka-DJ, click nyo po yung make audio available in two other application. Yan. So, ngayon mga ka-DJ, meron po dyan lalabas na to use this feature, you must be installed virtual audio cable. Would you like to download now? Siyempre po mga ka-DJ, click nyo po yung download. Yan. So, ngayon mga ka-DJ, mapupunta po kayo mga ka-DJ sa site para po ma-download nyo po yung visual audio cable. Okay. Napaka-importante po yan mga ka-DJ sapagkat po is kailangan po yan para po is makonect natin yung Serato DJ Pro kay OBS. So ngayon mga ka-DJ, medyo mabagal lang po yung aking internet. Okay. So, hintayin na natin mga ka-DJ. Okay. So ngayon mga ka-DJ, ito na po mga ka-DJ, no? Okay, sa bandang baba. Meron po dyan, paghalimbawa po mga ka-DJ na naka-Mac kayo, naka-Mac po yung inyong mga computer, siyempre po yung inyong pong i-download is yung Mac. Yan. At siyempre po mga ka-DJ, pag Windows naman po, siyempre po yung Windows po yung inyong i-download. Yan. Pero wag kayong mag-alala mga ka-DJ, dun po sa mga naka-Windows 10 or na, okay? So yung installer niya mga ka-DJ, lalagay ko lang po mga ka-DJ sa description button para hindi na po kayo mapunta dito. Kung baga pa, i-download niyo lang po yung installer, then install niyo po yung visual audio cable. Dun naman po sa mga naka-Mac OS, siyempre po mga ka-DJ, i-download nyo talaga ito mga ka-DJ sa mga naka-Mac po yung mga computer nila. Pero dun po sa mga naka-Windows 10, kagaya ko, yung installer po niya mga ka-DJ, ilalagay ko lang po mga ka-DJ sa description button. Okay, yun na lang po mga ka-DJ yung inyong i-download, then ikakopy po sa inyong computer yung installer niya. Okay, so exit natin to kasi meron na kunit yan eh. Okay, so ngayon mga ka-DJ, no, ito, sobrang galing. Okay, once po mga ka-DJ na-download nyo na po yung Serato Visual Audio Cable, ito na po yung mga ka-DJ, yan to. So make sure lang po mga ka-DJ na ilagay nyo mga ka-DJ sa description button, sa desktop, okay? Para po madali nyo makita. Okay? Once po mga ka-DJ na-download nyo na po sa description button sa aking video na to, yung Serato Visual Audio Cable, okay? Right click, extract here. Yan, ito na po yung mga ka-DJ, yung kanyang folder. Yan, ito na po yun. So, okay, open natin. Okay, palikahin na natin. So, yung setup 64 po mga ka-DJ yung inyong i-install. Okay, setup, yan, right click, run administrator. Yes. Okay, yes. I accept. Install. Okay, kunting hintay lang po mga ka-DJ, no?
Okay? Yes. Okay. Okay. Pagkatapos yun mga ka-DJ, punta po kayo sa bandang baba, sa sounds. Para itong, dito mga, right, itong parang pa na, right click, punta po kayo sa sounds. Yan. Playback. So, kung makita nyo mga ka-DJ, no, yung, ang nakasit up po dyan is yung line 1 virtual audio cable. Okay. Once po mga ka-DJ na gusto nyo po mag-live stream, no, make sure na po mga ka-DJ na isip nyo muna mga ka-DJ sa visual audio cable. Pag gusto nyo mga ka-DJ mag-live stream, ha? Pag gusto nyo mag-live stream. Pero pag halimbawa po mga ka-DJ na laptop lang po yung gagamit, so, example po mga ka-DJ, manood lang kayo ng movie. So, siyempre, make sure po mga ka-DJ na ilipat nyo sa high definition. Ito eh. Yan. Set default. And okay. Yan. Kasi baka po kasi mga ka-DJ, makalimutan nyo yung mga ka-DJ na iset, baka magulat kayo, ba't walang tunog, no? Walang tunog yung inyong computer. Yung inyong laptop o yung computer. Okay? Kasi po mga ka-DJ, nakasit kasi yung visual audio cable. So ngayon mga ka-DJ, kasi mag-live stream tayo, okay? Punta ulit kayo sa audio. Okay? Sounds. Yan. Playback. Okay? Siyempre po mga ka-DJ, atin pong iset si virtual audio cable. Yan. Set default. At for example po mga ka-DJ, tapos na po kayo mag-live stream, tapos gusto nyo lang manood ng mga movies sa inyong mga computer, make sure po mga ka-DJ na yung speaker naman po yung inyong i-set default. So ngayon mga ka-DJ, mag-live stream tayo, kaya ang atin munang i-set default is si virtual audio cable. Okay. Yan. So ngayon mga ka-DJ, no? So ngayon mga ka-DJ, tapos na po natin i-download or i-install si Serato Visual Audio Cable. So ngayon mga ka-DJ, proceed na po tayo kay OBS Studio kung paano nga po siya po, kung paano po siya i-set up kay Facebook gamit po si Serato DJ Pro. So ngayon po mga ka-DJ, bago tayo mag-proceed kay OBS Studio, so dito mo tayo mga ka-DJ kay Serato, kasi ito yung mga ka-DJ yung pinaka-importante. So punta po kayo mga ka-DJ sa settings, no? Then audio. So make sure lang po mga ka-DJ yung make audio available other application. Make sure lang po mga ka-DJ na nakacheck yan. Ha? Kasi po mga ka-DJ, once po na hindi po yan nakacheck, may tendency po mga ka-DJ na during po nag-live stream kayo, hindi po marinig ng mga viewers nyo yung inyong minimix na mga music. Kaya make sure lang po mga ka-DJ na nakacheck siya. Yan. So next po mga ka-DJ, punta na po kayo kay OBS. So yung unang setup po na gawin natin mga ka-DJ ay audio. Audio po na galing kay Serato, papunta po kay OBS. Okay. So, plus. Okay. Audio output. So, ngayon mga ka-DJ, kayo lang bahala kung anong gusto nyo i-rename. Serato. Example is Serato Audio. Yan. Okay. So, device. So, yun po. Ang ipipili nyo po is yung line 1 virtual audio cable. Ito po yung nandun kay Serato mismo. Okay. Kaya dapat po mga ka-DJ na nakacheck talaga yun, ha. Then, yan po pipiliin nyo. Then, okay. So, ngayon mga ka-DJ, para malaman nyo na nakakonect na po yung inyong Serato kay OBS, magpiplay po tayo ng music, no? Kay Bert, kay Serato DJ Pro. Yan. So, ngayon mga ka-DJ, kung makapansin nyo mga ka-DJ sa bandang baba po, no? Pumapalo po yung pinaka-equalizer ni OBS. Pag ganyan po mga ka-DJ, 100% po mga ka-DJ na nakakonect na po yung inyong Serato kay OBS. Okay. So next naman po mga ka-DJ natin na set up is yung display. Okay. Ay, pala, microphone. No? Microphone. For example po mga ka-DJ na siyempre po na, gusto nyo i-set up yung inyong microphone. So plus, then audio input captured. Okay. Sample microphone. Microphone, okay? Then, okay. So kung makita nyo mga ka-DJ, no, walang may naka-display na device dyan sa akin sa microphone. Well, kasi po mga ka-DJ, wala naman po kasi akong may nakasalpak sa akin computer na microphone, okay? So, yan po mga ka-DJ, in case lang po mga ka-DJ na gusto nyo mag i-set up yung inyong microphone. Make sure lang po mga ka-DJ na hanapin nyo po yung inyong microphone, then, okay. Okay. So next naman po mga ka-DJ, no, siyempre po atin munang i-remove si microphone kasi wala naman akong microphone, no. So next naman po mga ka-DJ natin gagawin is yung display, no, habang nag-mix kayo or habang nag-live stream kayo. Kung gusto niyo mga ka-DJ na habang nag-live stream kayo, gusto niyo na makita yung inyong mukha. So plus
Then, video capture device. Yan. So, sample. Kaya mga ka-DJ, bahala mag-file name, video capture. Yan. Then, okay. So, so yan po mga ka-DJ. Once po mga ka-DJ, na gusto nyo po mga ka-DJ na i-fit to screen. Okay, right click, transform, fit to screen. Yan po mga ka-DJ. At make sure lang po mga ka-DJ na pag once po na webcam po yung inyong gamit sa pagla-live, sa pagla-live stream, make sure lang po mga ka-DJ na maganda po yung quality ng inyong webcam. Siguro mga ka-DJ may nabibili naman siguro mga ka-DJ na webcam kay Lazada at Shopee. Okay? So ngayon mga ka-DJ, next naman po natin na setup is, for example po mga ka-DJ, ayaw nyo na makita na nagbibid na yung inyong sarili habang nagla-live stream kayo, is gusto nyo lang po isa yung mga lights background lang. Pwedeng-pwede din yung mga ka-DJ. Okay? Atin muna i-remove dito ang ating webcam. Remove natin yan. Yan. So next po mga ka-DJ, plus, then hanapin nyo po yung media source. Kung gusto nyo po is yung mga background video lang po yung mag-display during po na nag-live stream kayo. Okay? Then, kaya mga ka-DJ, kung gusto nyo i-rename dyan, i-rename. Okay? So, browse. Siyempre po hanapin nyo na po mga ka-DJ yung mga na-download yun ng mga lights background. Desktop. Yan. For example na yung mga ka-DJ ha. Then make sure na po mga ka-DJ na huwag nyong kalimutan na i-check si look. Kasi po mga ka-DJ no, once po na 3 minutes lang po yung inyong mga background lights, pag, at hindi nyo po mga ka-DJ na check si look, may possibility po mga ka-DJ na mawala siya pag na-hit niya na po yung 3 minutes. Kaya mas make sure po mga ka-DJ na i-check nyo po yung look para po yung video background nyo isa pabalik-balik lang siya. Diba? Then, okay. So, yan na po mga ka-DJ yung background natin no, sa pag tayo mag-live stream. So, ngayon mga ka-DJ, for example, please, may mga logo kayo, mga logo. So, pwede din yung mga ka-DJ na ilagay yung logo nyo. So, plus. Then, image. Okay. Browse. Hanapin nyo yung inyong mga logo. For example, itong Serato. Sample lang naman yan eh. Then, okay. Doon, mga ka-DJ. Yan. Ilagay. Kaya mga ka-DJ, parang kung saan yung gusto nyo ilagay. Basta ito lang mga ka-DJ yung resize nya. Yan. Apo, dyan. Yan. So, ngayon mga ka-DJ, for example, isa, maglagay kayo ng text. Pwede din po mga ka-DJ. Plus. Okay. Text. Okay. For example po mga ka-DJ, no, na ang inyong i-live stream ng mga music sa mga 80s, 90s. Siyempre yung mga tayo, siyempre yung inyong ilalagay, for example, na pangalan is, na text is Wayback Classic Dance. Classic Dance. So, ay mga kalit, kung gusto nyo mga kalit na palitan ng fonts, click nyo po yung select font. Yan. So, yan po mga kalit, kayo na po mga kalit yung bahala kung anong gusto nyo yung font dyan. At syempre po yung size, ito po. Gawin nyo lang po mga ka-DJ ng sample. Gawin natin 125. Yan. So, okay na yung mga ka-DJ. Yan. Pati na. Yan. Wayback Classic Dance. Ngayon mga ka-DJ, kung gusto nyo sa mga ka-DJ, i-edit. Syempre mga ka-DJ, click nyo po yung text. Saba na ba? Yan, tapos properties. Yan. Kung gusto nyo mga ka-DJ na i-edit siya. Ngayon mga ka-DJ, for example po mga ka-DJ na ganyan na po, no? Ganyan na po yung setup nyo during po na mag-live stream kayo. Ganyan na po yung display na makikita ng mga viewers nyo habang nag-live stream kayo. So ngayon lang po mga ka-DJ is mag-login na po kayo sa inyong mga Facebook account. Yan. So siyempre, open natin ang ating Google Chrome. Yan. So ngayon mga ka-DJ na once po na na-open niya po yung inyong Google Chrome, syempre po, mag-login po kayo sa inyong mga Facebook account. Okay, www.facebook. Yan. So, yan po mga ka-DJ, no? Syempre po, mag-login na tayo sa, yan. For example po mga ka-DJ, naka-login na po kayo sa inyong mga Facebook, okay? Click niyo po mga ka-DJ yung live video. Yan. Then, create new. Yan. So, make sure po mga ka-DJ, streaming software yung inyong i-click ha. Streaming software. So, okay. So, sa bandang baba mga ka-DJ, browse sa baba.
Okay, click nyo po yung advance, yung drop down menu. Yan. Then, i-enable nyo po yung backup stream. Tapos, yung stream key po mga ka-DJ, yan po yung inyong ikakopy. Punta kayo sa OBS. Diba? OBS. Wait lang ha. Wait lang. Settings. Okay. Stream. Dito nyo po mga ka-DJ, ikakopy yung stream key galing kay Facebook. Right click. Paste. Then, sa service mga ka-DJ, kasi Facebook po yung ating sa Facebook po tayo mag-live stream, kaya Facebook din po yung ating pipiliin. Facebook Live. Yan. Then, apply. Okay. So, ngayon mga ka-DJ, balik ulit kayo dun kay Facebook, sa Facebook nyo. Yan. So, title. Sample mga ka-DJ ng title nyo is class Weback. Weback. Classic Dance. Sample, description. Sample, ako na way back din, oh, way back classic dance din. Sample. Pero kayo naman kadi bahala maglagay dito kung gusto niyo ilagay. Done. So, okay. Pag-alimbawa, okay yung mga ka-DJ, back ulit kay OBS. Then, start streaming. Yan, start stream na. Yan. Then, connect. Yan. Pag-alimbawa po mga ka-DJ na nag-start streaming na siya, ibig sabihin niya mga ka-DJ, okay na mga ka-DJ. Punta ulit kayo mga ka-DJ kay Facebook, sa inyong Facebook. Yan. To. Ngayon mga ka-DJ, click niyo po yung Go Live. Pag na-click niyo mga ka-DJ yung Go Live, automatic na po yan mga ka-DJ na naka-live na po kayo. Kaya, ito mga ka-DJ, for example na ito mga ka-DJ. Go Live, click. Play. Yan. So, yan mga ka-DJ, no, nag-live na po kayo ng mga ka-DJ. Ngayon, kaya na po kayong mga ka-DJ mag-live stream niya. Okay. So, ngayon mga ka-DJ, for example naman po mga ka-DJ na tapos na po kayo mag-live. Siyempre po mga ka-DJ, punta po kayo sa inyong Facebook account. Then, end live video. So, okay, end. Then, punta kayo mga ka-DJ sa inyong OBS. Then, stop streaming. So, ganyan lang po mga ka-DJ, kadali, no? Once po natapos na po kayo mag-live stream. So, ngayon mga ka-DJ, para po is sure kayo na talagang nandun talaga sa aking Facebook yung live ko, titingnan po natin sa aking Facebook yung live natin. No? Okay. Boom. Okay. So, nandito na po mga ka-DJ. Yan. Mga ka-DJ, nandito na po yung ating yung ni-live stream natin, 'di ba? Yung may yung ating kaninang set up na video la lights background, logo, then way back classic dance. So, mga ka-DJ, na once po natapos na po kayo mag-live stream, tapos po na-disconnect niyo na po yung inyong mga ang inyong mga DJ controller, pati po na-off niyo na po yung inyong Serato DJ Pro. So, ito mga ka-DJ, wag na wag niyo po itong kalimutan na yung sa sounds. Right click, sounds, playback, then yung speaker high definition na po yung inyong i-set default. Kasi po mga ka-DJ, baka po magulat kayo ba't wala nang hindi na tumutunog yung inyong laptop, no? Yung speaker ng laptop. Okay? Kasi mga po is nakasit siya sa line 1 virtual audio cable. Okay? Make sure lang po mga ka-DJ na pagkatapos yung po mag-live stream, ibalik nyo na po sa speaker to high definition audio yung inyong kan. Yan, then set default. Yan. Kasi po mga ka-DJ, gagamitin nyo lang po si virtual audio cable. Okay? Pag once po na gusto nyo po mag-live stream. Pag halimbawa po mga ka-DJ na gusto nyo mag-live stream, ganun mga ka-DJ, click si line virtual audio, then set default. Okay. Yan. At for example naman po mga ka-DJ na tapos na kayo mag-live stream, syempre, ibalik nyo naman po sa speaker yung set default niya. Yan. So, ganoon lang po mga ka-DJ. So,
ngayon mga ka-DJ, hanggang dito na lang po yung ating tips and tutorial kung paano po i-set up si OBS Studio kay Facebook gamit po si Serato DJ Pro. Sa ngayon mga ka-DJ, ito lang po muna mga ka-DJ yung ma-share ko sa inyo na knowledge regarding po kay OBS. At alam ko rin po mga ka-DJ na mayroon pa pong hindi alam patungkol kay OBS. Kaya ngayon mga ka-DJ, isa pag-aaralan ko pa siya mga ka-DJ. At for example po mga ka-DJ na mayroon naman po akong may natutunan, automatic yan mga ka-DJ na i-share ko din po yan sa inyo mga ka-DJ, no? So ngayon mga ka-DJ, no, sana po mga ka-DJ huwag siya nang kalimutan na mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-DJ. Ingat po kayo palagi and God bless you. Here is the DJ.